Hello, good evening. Oh, good evening. Good evening, Pinas. Good afternoon, Kuwait. Welcome to my channel again. Dito na naman po ako muli. Dahil walang magawa, wala akong internet. Walang nit, ang hirap pag walang internet. 4 days na akong wala. Bali, hinihintay ko pa kasi ang sahod ng amo ko. Pag nakasahod ako, ayan, punta ka agad ako ng ano, papalod. Ito magkape. Ito nagkape na ako. Ito yung pinaka-almusal. Malapit na yung ano eh, yung mag-end yung Ramadan. Malapit na ang Eid nila. So, ang hirap. Ang hirap talaga pag wala talagang ano. Maraming salamat din sa internet dahil ito ang daan ng para magkaroon ng communication yung mga katulad kong OFW. Diba? Salamat sa Facebook, Messenger, at lalo na kay YT. Maraming salamat. Salamat kay God na binigyan niya kami ng ano. Hindi kagaya dati nung mga sinaunang ano, yung mga dating mga nag-a-abroad na wala pang, hindi pa uso ang internet. Sulat lang talaga. 15 days bago dumating sa pamilya, sulat. Kaya nagtitiis tapos yung ano, long distance. Yung telepono ang ginagamit. Kahit ngayon, malaking bagay talaga na nagkaroon ng internet. Yan, kahit na tumagal ka dito ng mga ilang taon, araw-araw kayo mag-video call ng pamilya mo, parang nandoon ka na rin. Kaya kayong mga kababayan, isipin nyo na lang, pag kayong nag-video call sa pamilya nyo, isipin nyo na lang na nandoon kayo. Ganito ako eh. Ako mula 2017, bumalik ako rito. Di ba ako nakauwi? Ngayon, naghihintay na ako 2 months. 2 months sa ang natira. Pauwi na ako sa June. Sana nga matuloy na talaga. Kasi nga, June talaga ano kabuk. Tutuloy na ako. Excited na talaga makauwi. Makita ko yung mga buong pamilya ko. Lalo mga apo ko. Namimiss ko. Namimiss ko na sila. Ilang ano na talaga. Ilang taon na. Kapi tayo. Pag nakita ko sila sa ano, sa video call, nag-video call kami, parang nandoon na rin ako. Kaya maraming salamat talaga sa internet. Salamat sa Panginoon na. Talagang ano, yan ang napapalakas sa mga OFW. Tawag, yung tumatawag araw-araw. Hindi kagaya nung dati talaga. Yung mga ano, yung mga dating nag-a-abroad. Grabe yung pagtitiis nun. Kaya ngayon, salamat na lang talaga na high-tech na. Kaya ang mga OFW tumatagal ng 10 taon bago umuwi. Ako, magpa 5 years na ulit ako sa September bago makauwi. Itong September, eh June ako uuwi. Biruin mo, September, June, July, August, September. Biruin mo, 3 buwan na lang ba para mag 5 years ako rito. Shout out dyan sa aking mga friends sa ano. Eh, bago muna, shout out sa aking pamilya, mga anak ko, mga manugang ko, mga apo ko, kapatid, at mga kamag-anak ko dyan sa Mintakatay ng Masbati. Musta na kayo dyan? Malapit no ka na kayong masilayan. Uy, namimiss ko na talaga ang ano. Namimiss ko ng mga hoy. Namimiss ko na yung abuhan ko. Namimiss ko na yung magsiga doon sa mga paligid ng bahay namin. Yun talagang namimiss ko. Mga hoy, manguha ng tugabang. Manguha ng ano, yung garay doon sa lupa na binantayan namin. Kasi may yung nanay ko ang nagbantay ng lupa ng, sa tsuhin ko. Yung tsuhin kong taga amin. Kami nagbantay ng lupa. Kaya ngayon sa pag-uwi ko, gusto kong alagaan yung ano. Gusto kong magtanim ng mga gulay. Mga fresh. Kahit ano lang itanim ko doon sa bukid. Yung kasi ang namimiss kong gawain. Magluluto na ako ng mga suman. Yun, yung kaugalian ko talagang yun ang trabaho ko talagang namimiss ko. Magluto ng mga kakanin. Katulad ng suman. Biko. Ano pa ba? Kasabakig. Yun ang namimiss ko. At about sa pagkain naman, ang namimiss ko yung bulad.
yung tuyo, yung alam niyo yung palad, yun ang napakasarap ng palad. Napakasarap ng tuyo. Hindi gaano maalat. Namimiss ko na. Oh, Lord, sana bigyan mo pa ako ng ano. Yung anuhin mo naman ako, Lord, na sana po ay talagang matuloy na pag-uwi ko. Nakailang ano na ako na, nakailang pangako na ako sa mga anak ko na uuwi. Laging hindi natutuloy mula pa nung 2019. Gusto ko nang umuwi. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakauwi. Hanggang sa naabutan ng ano, pandemic. Ayun, hindi nakauwi. Nakakalungkot nga eh. Pero napasalamat din ako kasi alang-alang sa mga apo ko, tiniis ko. At meron naman nagpapasaya din sa akin na yung mga alaga ko na parang mga apo ko na rin sila. Sa, parang sa kanila ko nabaling yung pag ano ko sa mga bigay ng attention sa mga apo ko. Pag-uwi, mamimiss ko rin sila talaga pag-uwi ko. Pero nandoon naman yung mga apo ko, mawawala din yun. Pero hindi ko sila makalimutan hanggang sa pagtanda ko. Hindi ko makalimutan yung mga alaga ko. Naging bahagi sila sa buhay ko. Grabe, ang hirap talaga ng ano-ano, mag-alaga ka. Mag-alaga ka, napapamahal ka, hindi mo alam kung... Hindi mo alam ba, hindi mo namamalayan. Napapamahal ka sa kanila. Ewan ko ba, napakalambot ng puso ko. Pero, ayan, tuloy ang buhay. Pag-uwi ko, masaya na ako. Makapiling ko yung mga totoong pamilya ko, mga apo ko. Masaya na ako dun. Shout out din sa mga friends ko, mga kasama ko dyan sa Rian, yung mga naiwan dyan ngayon. Kay Banji, kay Giselle. Kumusta na kayo dyan? Saka sa mga dati kong kasamahan. Kay Ate Milda sa Ate Monan. Kay Colleen, kay Carmi. Sa taga Isabela naman. Namimiss ko na sila Tol, Tol Jelly, si Feli, si Munet, tsaka si Mila, Maribi. Feli, namimiss ko yung banding natin sa Egypt noon. Na sumasakay tayo ng ano yung safina. Sa bangka, sumasakay kami sa bangka, may sumasayo ng mga ano, masriya, nakakaalaw talaga. Sumasakay kami ng hantor, yung kabayo, yung karatelya, karatela ba yun? Yung katulad sa Divisoria, sumasakay kami noon kasama mga alaga namin. Kaya namimiss ko yun. Namimiss ko dati yung nasa Riyadh pa ako, kung saan-saan lang kami nakakarating magbakasyon. Ang una ko talagang bakasyon sa ano, sa London. Nung kasama kong hipag ko, ang hipag, siya ang choice kong makasama kasi tatlo kami. Tinanong siya ni Sir na kung sino bang gusto mong makasama mo. Sabi ng hipag ko, yung hipag ko na lang. Ayun yun, si Sir pumayag. Sinama ako sa London. Tapos, kami, 1 month kami doon. Yun ang unang bakasyon ko. 1 year ako sa kanila. Ayun, tapos, pagdating sa London, iniwan kami ng alaga ko sa kapatid ng amo ko. Yung hipag ko, sinama. Papuntang, ano, Spain. Sinama ng mga amo ko kasi yung mga alaga naming malalaki. Gusto talagang mag-ikot sa buong, sa Europe. Kaya pumunta sila doon. Naiwan kami doon sa London. 1 week yata din sila. Yun ang nakakamiss. Tapos, pag-uwi ng hipag ko, pag nag-exit na eh, paano, nasa Pinas na siya nung ano, 2000. Ano nga ba yun? At 6, 7, 8. 2007 yata siya umuwi, no? Mm-mm. Yun din, pag galing namin bakasyon. Pag-uwi namin sa Riyadh, ayun, nag-umuwi ang hipag ko. Tapos bumalik pa yata siya ulit. Naka 1 year lang siya. Tapos 2018 namatay ang mama ng hipag ko. Kaya umuwi siya. Hindi na siya nakabalik. Tapos 2019, kumuha ulit si Sir ng kapalit niya. Ayun, yung si Marisa. Yun. Tapos yun ang nagbakasyon naman ako ng 2019 sa Pinas. Pagbalik ko. Ayun, pagbalik ko. Nagbakasyon na naman kaming Egypt.
kasama yung si Marisa, kaming lahat yung mga nabanggit ko kanina, mga kasama ko, yung kasama ng yung mga ano rin ng mga kapatid ng amo ko, yun sila Tol Jelly, Billy, grabe si Miles, ang saya namin doon. Ang saya namin sa Egypt noon. Tapos pumunta rin kami ng Lebanon, sa Beirut. 2 times akong pumunta, hindi naman sa pag ano, 2 times akong pumunta sa Beirut kasi naman ang amo. Doon kami pumunta. Mga alaga ko. Enjoy din kami 1 week. Tapos, yung bumalik kami ng Egypt. 1 month tinihap kami sa Egypt bago bumalik sa Riyadh. Tapos nun, sa sumunod na taon naman, Egypt ulit. Ayun. Punta na naman kami yung Lebanon. Tapos yan na naman. Yun ang naranasan ko mga lugar na nagbakasyon kami. Tapos, sunod na taon naman, ayun, Dubai. Sa Dubai, 5 times sa kaming nakarating doon. Kabalik doon, 5 times kasama namin. Doon kami nag-check-in sa may, ano, sa Jumeirah Beach Residence, doon sa Dubai. Check-in doon, maraming hotel doon. Doon kami, kasi nga, yung beach doon, open siya. Walang bayad. Kaya kahit anong oras yung mga bata nagsiswimming. Tapos mamasyal kami doon sa Dubai Mall, sa Emirates Mall. Yun ang nakakamiss talaga. Nakakamiss talaga yung ano ko noon. Kaya yun. 5 times kaming bumalik sa Dubai. Tapos noong 2014, yun umuwi ako. Hindi naman ako exit, re-entry ako. Pinabalik na ako ng amo ko. Kaya nga ano. Pinagsisihan ko talaga na 2 beses yung amo kong nung na ano, 3 months kasi ako sa Pinas, nag-lapse ba yung ano, yung ticket ko, pinadalhan ako ulit. Dahil pabalikin nga, hindi nga ako makabalik kasi nga gawin, kasama ko, hindi kami makasundo. Kaya yun, hindi talaga ako nakabalik noon. Hanggang sa doon, yun, nag-apply ako ulit dito. Dito ako 2015. Dito ako ano. Dito ako 2015 pumasok sa dito sa amo ko. Ito 7 years naman ako dito. Kaya ito ang yung nakakamiss lang nga lang ba. Nakakamiss yung mga ano, yung mga happiness namin doon sa Riyadh, napupunta kami ng Masraa doon sa farm. Punta kami ng McDo, ang daming Pinoy na nakakilala namin, kaya masaya, hindi ako homesick doon dati. Dito naman din naman ako homesick, marami din mga kaibigan Pinay dito. May mga kabuilding meet ako dito, may masaya kami, nagsiselebrate yung Pasko at bagong taon. Kaya masaya kami dito. Kaya yan lang, share ko sa inyo. Yan ang mga naranasan ko, yung nakakamiss ba. Nakakamiss talaga na hindi na pwedeng maibalik. Kaya ano, ewan ko ba, namimiss ko yung mga alaga ako. Hindi mo talaga maano, hindi mo mapigili, alaga mo lang naman, bakit kaya ganun? Hindi mo naman kauna-una, namimiss mo sila. Ayan yung ama ko, gusto kong pabalikin. Kasi may agreement kami na ano, eh kaso hindi siya pumayag sa agreement namin tayo. Hindi na talaga babalik. Nakakaamo. Pagpatuloy ko na lang doon yung aking ano, pangalawang kabanata doon sa Pinas. Doon talaga ang final na ano ko. Hanggang doon talaga. Sisikapin ko talaga na makapag ano, makapagtrabaho ng maayos. Diba? Kaya, goodbye Kuwait. Ganun lang talaga ang buhay. Siyempre, pag tumagal ka kasi sa amo eh, parang ano rin eh, pamilya mo na rin sila, kahit na away bati kayo ng amo mo. Nandoon pa rin yung ano, nakakamiss, lalo yung mga alaga ko nakakamiss. Ngayon, oras ng pagluluto ko. Maraming salamat po. Paki-like, share, at subscribe po. Maraming salamat.
God bless us.